sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay na kuniyat, hinirang ka ang iningatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inamin ko sa makapangyarihan Diyos. At sa inyo mga kapatid. Nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na pumuspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw na batis ng karunungan ay magbunsod ng aming pananabik at ikaw na bukal ng buhay ay aming masaliksik. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, sa simbahan sa Tesalonica, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi namin kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwing isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ng inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay pinahayag namin sa inyo hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kaming namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumalaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo, pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumakalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita
kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabing, tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na poot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginoon ay purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat na pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpatambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa aba ninyo mga iskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa aba ninyo mga iskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at sinasangkalan ninyo ang pagdarasal ng mahaba dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa ninyo. Sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil sa pananampalatayang Hudyo. At kung mahikayat niya'y ginagawa ninyong masahol pa kaysa sa inyo. Kaya't nagiging ibayos ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Sa aba ninyo, mga bulag na tagaakay,
itinuturo ninyo na kung ipanumpa nino man ang templo, walang anuman ito, ngunit kung ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa nino man ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ipinumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ng kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga? Ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, dapat ipanumpa nino man ang dambana. Ipinanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpa nino man ang templo, ipinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa nino man ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakalukluk doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Minsan pa'y ipinamalas sa atin ni Jesus Nazareno ng isang hindi katanggap-tanggap na pag-uugali sa isang tao ay ang pagpapaimbabaw. Makailang ulit niyang sinabi ng kanyang pinatutungkulan ng mga eskriba at mga pariseyo ang pagiging mapag-imbabaw. Opo, alam natin, lubhang maawain, lubhang mabuti, lubhang mapagpasensya si Jesus Nazareno. Pero kung meron mang isang katangian na mismong siya mismo pinapakita niyang mahirap na makasunod sa kanya, ito raw po ay ang isang taong mapag-imbabaw. Ano ba ang isang taong mapag-imbabaw? Iba ang sinasabi niya sa ginagawa niya. Kaya nga't ginamit niyang halimbawa ang mga pariseyo na mapagmalinis, mapagtuos. Maraming pinapagawa sa mga tao, pero sila mismo hindi ginagawa. Maraming ipinapangaral, pero sila mismo hindi ginagawa. Ngunit, ano nga ba ang pagkakaiba ng isang mapag-imbabaw na tao sa isang makasalanan? Sapagkat aminin natin, lahat naman po tayo dito, kasama kaming mga pari, dumarating ang punto, iba ang sinasabi natin sa ginagawa natin. Di po ba? Wala naman sa atin dito na buong-buo na lahat ng sinasabi mo, yun din ang ginagawa mo. Aminin po natin. Sa harap ng Panginoong Nazareno, aaminin ko po sa inyo na hindi lahat ng sinasabi ko nagagawa ko. Sinungaling po ako kung sasabihin ko sa inyong buong-buo ang buhay ko na hindi ako nagkasala. Na ang buong buhay ko hindi malalayo sa lahat ng sinasabi ko. Minsan sinasabi ko po sa inyo, maging
mapagpasensya. Inaamin ko po sa inyo, minsan umiinit din ang ulo ko. Sinasabi ko sa inyo, nangangaral ako dito, na lahat tayo dapat magbing mapagpatawad, makipagbati, makipagkasundo. Aminin ko po sa inyo, hindi ko agad-agad kayang makipagkasundo kahit pari po ako. Siguro aabutin muna ng ilang panahon. Pero hindi ko agad-agad nagagawa yun. Aminin po natin, lahat tayo rito makasalanan. Kaya nga, lalo nito sa ating Sakyapo, araw-araw may kumpisalan. Ito ang takbuhan natin. Dahil inaamin natin, hindi lahat ng pinaniniwalaan natin, yun ang nagagawa natin. Ngunit balik ako sa tanong, kung gayon, ano ang pinagkaiba ng mapag-imbabaw sa isang makasalanang nagpupunta sa kumpisalan at isang makasalanan na katulad ko na umaamin? Yun daw ang pagkakaiba. Ang mapag-imbabaw, kailanman hindi niya inaamin na may diferensya siya. Ang isang tunay na mananampalataya, bagamat sinisikap niyang maging katulad ni Jesus sa Sareno, ngunit napagtanto niya na kulang siya, inaamin niya ang kanyang pagkukulang. Inaamin niya na taliwas minsan ang kanyang buhay sa kanyang paniniwala. Yun po ang nakita natin, ang problema sa mga iskriba at mga pariseo. Niminsan hindi nila inamin na meron silang pagkakamali. Niminsan hindi nila matanggap na iba yung kanilang isinasabuhay sa kanilang ipinangangaral. Kaya nga't mahirap pasukin ng biyaya ng Diyos ang isang mapag-imbabaw, mapagmalinis, sapagkat matigas ang kanilang puso. Ang kabaliktaran daw ng mapag-imbabaw, mapagkumbaba. Sapagkat ang isang taong mapagkumbaba, inaamin niya, hindi siya perpekto, hindi siya kumpleto, kailangan niya ang awa ng Diyos. Ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Agustin, isang pantas sa simbahan. At sa panimula ng kanyang buhay, nakita natin siya isang makasalanan. Sabi nga ng ilang manunulat, lahat ng pwedeng gawing kasalanan nung buhay niya, nung panahon niya, ginawa niya. Kung meron ng shabu nung panahon na yon, nagshabu na yan sa San Agustin. Lahat ng pwedeng kasalanan, ginawa na niya sapagkat siya isang palalo. Kaya nga kahapon, pinagdiwang yung kapistahan ni Santa Monica, yung nanay niya, na talagang araw-araw umiiyak sa simbahan, pinagdarasal ang kanyang anak dahil palalo, pasaway ang kanyang anak. At pinakita ni San Agustin ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Kaya nga ang tawag sa kanya, Doctor of Grace. Sapagkat ang turo niya ay ang biyaya ng Diyos. Na sa ganang atin, wala tayong lakas, hindi natin kakayaning maging tumpak katulad ni Jesus sa Sareno. Sa ganang atin, babagsak at babagsak tayo. Alam niya yon, kasi ilang beses na siya nagsumikap, bumangon, pero dumadapa pa rin siya. Kaya anong sabi ni San Agustin? Ang kailangan natin, biyaya ng Diyos. At papaano raw magtatanggap ang biyaya ng Diyos? Para kay San Agustin, ang pinakamahalagang birtud, pagpapakumbaba, humility. Sabi ni San Agustin, kung gusto mong pumunta sa langit, kailangan mo pagpapakumbaba. Kung gusto mong magpakabait, ang kailangan mo magpakumbaba.
Kung gusto mo matulad kay Jesus, ang kailangan mo, pagpapakumbaba. Wala kang ibang magagawang kabutihan kung hindi mo to sisimulan sa pagpapakumbaba. Kaya nga, para kay Jesus sa Sareno, ang kabaligtaran, ang ahad lang sa atin sa kanyang kaharian, pagpapaimbabaw, pagmamalinis, pagmamatigas ng puso. Alam ni San Agustin, papaano makipagbuno sa kasalanan. Kaya nga't hanggang sa huli, bagamat siya ang pinakamatalino, bagamat siya ay napakabanal, hindi nawala sa kanya ang pagpapakumbaba. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, pagdasal natin ang bawat isa. Gaya ng sabi ko, lahat naman po tayo dito nadadapa. Lahat tayo dito may dungis sa buhay. Lahat tayo rito may kahinaan. Wala tayong mapagmamalaki, lalo na sa harap ni Jesus sa Sareno. Kung meron man tayong ipagmalaki, ang ipagmalaki natin ay ang awa niya. Kaya lakas loob tayong pumupunta rito at humaharap sa kanya, buong kapakumbabaan, dumudulog sa kanya, sapagkat nasa kanya ang biyaya at awa. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, mulat sa aming pagiging hindi karapat-dapat, itinataas namin ang aming isip at puso sa iyo, Diyos Ama, at dinadala rin namin sa iyong harapan ang aming mga pangangailangan. Ang ating tugon, Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, naway isa puso ang gawaing pagpapanibago at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway magpakita ng tunay na malasakit sa katarungan, dangal at pagkakaisa. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga gumagawa sa media, naway akayin ang mga tao sa katotohanan at isulong ang kahalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas at kasiyahan. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga tapat na yumao, naway gantimpalaan ng Panginoon ng walang hanggang kaligayahan dahil sa kanilang dalisay na paglilingkod. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Tahimik nating idulog ang ipanating kahilingan. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming magmahal at maglingkod sa katotohanan at sa Espiritu sa pamamagitan ni Jesus na aming daan. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Nang sa amin maging tunay na kaya.
magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagdiriwang namin sa pagtubos ng iyong anak sa amin, maihain nawa ngayong ginugunita si San Agustin ang pakikinabang sa matapat na pagsasama sa panandang ito ng pag-ibig at pagkakaisa sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Agustin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Hesus Kristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel, kisiawi ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria,
na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya. Huwag po ang aming mga kasalanan. At pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilihod po. Narito si Hesukristo ng ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Saka sa Diyos ang mabuting gawin at manantang ligtas.
ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghali tapat. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. At pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa hapag ni Kristo ay magpabanal nawa sa amin upang kaming mga kaanib niyang tumanggap sa Kanya ay maging talagang siya sa pamamagitan din niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo at salamat sa mga naglingkod sa misa. Salamat po sa inyong tulong sa simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong po sa ginagawa nating pagpapaayos at pagpapalinis ng simbahan, at sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata, at iba pang pangayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Kapakumbabaan ang tanging landas patungo sa kaharian ni Jesus Nazareno. Kapakumbabaan ang maghahanda sa ating tanggapin ang awa at biyaya ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at biyaya ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas.
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.